Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So, noong isang araw lang nga ay naging official na ang pagbabalik ni Dennis Schroder sa Lakers. Ito nga ay matapos niyang magdomina sa Eurobasket. Nakuha din ng Germany ang bronze medal kanina lamang, isang game kung saan siya ay nagtala ng 26 points at 8 assists. Ayon kay Dennis Schroder ay sinabihan siya na Lebron na masaya siyang nakabalik ito sa Lakers. Unfinished business nga daw ito and hopefully ay everything stays good and then we'll try to go for something. So ayun nga po mga kaibigan, medyo nalagay nga sa alanganin ng Lakers noon sa isang taon ni Dennis Schroder dito dahil sa mga injuries. In and out nga sa lineup noon sa Lebron at Anthony Davis at nakabalik lamang sila noong malapit nang magsimula ang playoffs. At dito nga pinakita sa kanila ng Phoenix Suns na chemistry beats talent. At hindi din nagkaroon ng magandang playoff series si Dennis Schroder, kaya naman hindi nagustuhan ng ibang fans ng Lakers ang kanyang performance at lalo na ang kanyang hinihingi na sahod noong mga oras na yon. So definitely masyadong mataas nga ang 84 million na sahod sa German point guard. Ganun pa man, isang malaking steal nga ang makuha ang talento na tulad ni Schroder sa sahod lamang na 2.64 million. Si Schroder ay nag-average ng 15.4 points at 5.8 assists per game sa kanyang isang season sa Lakers. At sa ngayon ay hindi pa talaga natin tiyak kung sino ba sa kanila ni Russell Westbrook ang magiging starting point guard ng Lakers. Dahil magkaiba nga sila mga kaibigan ng role. Pwede kang ibigay kay Westbrook ang bench role upang makabelo siya na maging ang Westbrook na nakasanayan natin noon kung saan siya talaga ang iniikutan ng opensa. Yun nga lang, ang tanong dito ay handa ba si Russ sa tanggapin ang bench role? Habang si Dennis Schroder naman ay pwede siyang ilagay sa bench dahil pwede siyang maging instant offense dito. At proven na din na kaya niya maging successful bilang six man ng isang team. Kayo ba mga kaibigan, sino ba ang gusto na maging starting point guard ng Los Angeles Lakers? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Eurobasket. Tinumba ng bansang Spain ng France sa Eurobasket Finals sa score na 88-76. Nanguna dyan si Juancho Hernan Gomez o mas kilala sa palayaw na Bo Cruz dahil sa kanyang Netflix movie Hustle. Siya ay nagtala ng 27 points at 5 rebounds on 9 of 11 shooting sa field at 7 of 9 shooting sa 3 points at nauwi niya din ang Tournament Finals MVP Award. Habang ang kanyang kapatid na si Willie Hernan Gomez ay nagtala din ng 14 points at nauwi pa ang Eurobasket Tournament MVP. Bukod sa kanila ay 14 points at 11 assists din ang ambag ni Lorenzo Brown. Habang si Rudy Gobert naman sa France ay nalimit lamang 6 points at 6 rebounds. Madami ang nagulat sa pagkampiyon ng Spain, lalo na at supposed to be a rebuilding summer ito para sa kanilang national team. Wala na nga ang magkapatid na si Mark at Pau Gasol. Wala din si Ricky Rubio at Sergio Yul. At posibleng ito na din ang huling tournament na paglalaruan ni Rudy Fernandez, ang one of the best European players of all time. Ang Spain nga ay ranked number 7 lamang sa power rankings noong nagsimula ang tournament na ito. Pinangalanan din si Lorenzo Brown, Dennis Schroder, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert at Willie Hernan Gomez bilang best 5 players ng tournament na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!